Magandang gabi Pilipinas, ito po ang Pilipinas Balita Now Weekly Roundup Report from September 30 to October 6. Aksidente at sakuna, isang rider ang naaksidente matapos maipit sa isang 10-wheeler truck sa Tondo, Maynila, isang magnitude 5.1 na lindol ang tumama sa Cebu, na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Muling nagpakita ng aktibidad ang Bulkang Taal matapos ang isang ferromagmatic eruption. Kaya pinaalalahanan ng mga residente na maging handa sa posibleng paglikas. Isang malagim na aksidente ang nangyari sa Thailand kung saan 23 estudyante ang nasawi matapos masunog ang kanilang bus. Bagyo at natural disasters, Bagyong Hulyan, huminana at lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero iniwan nito ang matinding pinsala sa Batanes at Ilocos Norte. Preparasyon sa Northern Luzon, naghahanda ang Northern Luzon sa posibleng epekto ng Bagyong Hulyan na patuloy na lumalakas. Baha sa Nepal, nasa 104 na katao ang nasawi dahil sa matinding pagbaha dulot ng monsoon rains. Politika at seguridad, nagsusulong ang Pilipinas para sa upuan sa UN Security Council na may focus sa reforma at revitalization. Tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea matapos mamataan ang 17 Chinese warships at sundan ang multilateral exercises. Pinataas ang seguridad sa Cotabato City para sa filing ng Certificates of Candidacy, COC, sa nalalapit na eleksyon. Inutusan ni PNP Chief na muling buksan ang investigasyon sa Barayuga murder case. Itinaas ng NAIA ang parking fees para mapabuti ang serbisyo at karanasan ng mga pasahero. Muling binuksan ng Korte Suprema ang kaso ni Dalia Pastor kaugnay ng pagkamatay ni Enzo Pastor. Ekonomiya, presyo ng bigas at diesel, inaasahan na bababa ang presyo ng bigas dahil sa pagtanggal ng export ban ng India, habang inaasahan naman na tataas ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Nanawagan ng isang kongresista na gawing pampubliko ang bicameral conference para sa 2025 budget para sa transparency. Binaba ng IMF ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2024 at 2025 dahil sa epekto ng inflation at global economic slowdown. Eleksyon at politika, umiinit na ang labanan ng mga political dynasties sa Malabon habang papalapit ang eleksyon. Nilinaw ni dating VP Lenny Robredo na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Si Vilma Santos, Luis Manzano, at Ryan Recto ay naghain na ng kanilang kandidatura para sa 2025 elections. Mainit ang mayoralty race sa Maynila sa pagitan ni Mayor Honey Lecuna at dating Mayor Isko Moreno. Global conflicts and crises, Israel-Hamas conflict, nagdaos ng rally ang mga Filipino activists bilang pakikiisa sa mga apektado ng Israel-Hamas war. Tensyon sa South China Sea, tumitindi ang tensyon matapos mabangga ang mga barko ng China at Vietnam. Ukraine conflict, nanindigan si Putin na matutuloy ang kanilang mga layunin sa Ukraine. Gaza conflict, patuloy ang kaguluhan sa Gaza sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at mga militante ng Hamas. Weather-related disasters, Hurricane Helene, nagsanhi ng malawakang pinsala at pagkamatay sa Southeast US, habang sa West Africa, umabot na sa 200 ang nasawi dahil sa pagbaha at landslide. Heatwave sa Southern Europe, matinding init ang nararanasan sa Italy at Greece, na nagdulot ng malawakang sunog. Global Governance and Activism, Nobel Peace Prize 2024, iginawad kay Olesya Smirnova, isang Ukrainian human rights activist, para sa kanyang pagtulong sa mga displaced persons sa gitna ng Russia-Ukraine conflict, UN Security Council. Patuloy ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng upuan sa UN Security Council, AI regulations sa Europe, na ipasa ang batas na magpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng AI sa European Union para protektahan ang karapatan ng mga mamamayan, music and film. Inaasahan ng mga K-pop fans ang bagong kanta ni Lisa ng Blackpink ngayong buwan. Dumating na si Olivia Rodrigo sa Pilipinas para sa kanyang Guts World Tour concert na ikinagagalak ng mga fans. Ang serye na, Lin Lang, ay opisyal nang ipapalabas sa Prime Video. Puno ng misteryo at pagtataksil, sports, pinangunahan ng Ateneo Women's Volleyball Team ang kanilang 3rd sunod na panalo sa UAAP Season 87 laban sa FO. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa Pilipinas Balita Now YouTube channel. Abangan din ang iba pang mga video tulad ng pang-araw-araw na balita, update sa panahon, mga clips mula sa Kongreso at Senate hearings, at mga komentaryo sa politika.